Hello everybody! Welcome to my channel. My name is Josh and if this is your first time to see me, please consider subscribing so you'll be part of the family. In today's video, actually, nagla-live ako ngayon tapos some of my subscribers nag-request na gumawa ako ng wallet trade. Ayan, gusto kong ipakita sa kanila ng live para walang daya and very raw yung ating vlog. Pero ayan, gusto kasi nila vlog and live. Kaya dahil mahal na mahal ko sila, pagbibigyan ko sila ngayon. And andito lang ako sa bahay, nilagay ko na dyan yung aking wallet, ilalagay ang kailalagay yung camera ko sa tripod. Tapos ipapakita ko sa inyo isa-isa yung mga laman ng aking wallet. So, if you wanna see kung ano yung mga nilalagay ko sa wallet ko, please continue watching. Before we proceed sa video natin today, gusto ko munang i-shoutout si teen.mmm on Instagram kasi siya yung nag-request na gawin ko tong video na to and biglaan to guys, as in biglaan to. So, bago ko ipakita sa inyo kung ano yung laman ng wallet ko, please check her Instagram and give her a follow para naman, ayan, masaya kasi siya yung nagbigay sa akin ng idea na to. So, ayan guys, if you have any ideas or suggestions, just let me know sa comment section or sa Instagram para kapag ginawa ko yung video na yon, ilalagay ko kayo or i-feature ko kayo sa aking YouTube vlog. So, let's proceed with the video. So, there you go guys. Para sa mga nagtatanong, ito yung aking current wallet. This one is from Parfois. As you can see, it's just black and meron siyang zipper and gold hardware. And I really love it kasi it's very compact. Actually, okay na okay siya sa aking bag. And gusto ko kasi talaga na yung wallet ko is pairing sa aking bag. So, ayan, ito yung overview, chart overview, pero ito yung itsura nung aking wallet and ipapakita ko na sa inyo yung laman niya. Anyways, ayan, pagpasensyahan niyo na kung ganito yung setup natin. Since biglaan tong ating wallet trade, ayun, pinakita ko na sa inyo yung aking wallet. Ayan siya. And papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng laman niya. Ito yung mga gusto ko sa wallet, yung zip around lang and very compact na sobrang sakto sa mga bags ko. And when you open it, ang makikita mo is ganyan. Diyos ko, nakakahiya. Kasi ngayon lang ata nila makikita yung graduation picture ko. Pero, ayan yung itsura ng wallet. Nandyan yung, may mga card slots dyan. Tapos, may lagayan dito. May lagayan ng coins. Tapos, may additional mga lagayan ng cards dyan. So, isa-isahin natin mga Vev. Unahin natin dito sa section na ito. So, guys, in this section, dyan andito yung aking mga primary cards. Pero, of course, mag-hi muna kayo sa aking graduation picture. Here, nandito yung aking Gcash na card. Tapos yung aking Union Bank na card, dito ako pinapasweldo ng aking nanay. Char. Tapos yung aking BDO savings card, ayan, hindi ko na ipapakita dahil baka malaman nyo yung totoo kong pangalan. Charot. And of course, yung aking government ID, yung UMID ID, ganyan. And then, meron siyang compartment dito sa gilid. Actually, dalawang compartment to. And pagpasensyahan nyo na kasi sumabay din yung ulan dahil gusto niya ding maging bida dito sa live na to. Charot. Dito sa likod ng aking wallet, yung pinaka nasa likod na pocket, picture din. Graduation picture ko ba to? Ay, oo. Graduation picture ko, ayan. Another graduation picture. And graduation picture ni Chef May, ayan. Or Cut CZ, ba't nandito ka sa wallet ko? And then, next naman, dito sa may kaloob-looban, char, kaloob-looban. Meron din isang pocket dito, kagaya nga ng pinakita ko. And papakita ko sa inyo to, ha. Actually, first time to. First time ever sa aking video na ipapakita ko yung laman ng wallet ko. Kasi, nandito yung aking favorite na picture when I was young. Ito yung pinakaunang laman doon sa loob ng pocket na yon. This is my younger version. Kamukha ko si Chucky, di ba mga CZ? Yung outfit ko, pan Chucky din. Pero, ayan, I always keep this inside my wallet para naman mas personal siya. And, oh, meron akong Union Bank na activation something. I have here my business cards. Ayan yung aking business cards. Andyan yung mga number ko and email and everything. Tapos, nandito pa yung card ng Parfois. Nung wallet, tapos nandito yung Instax na, ayan. Tingnan nyo yung mga nasa Instax. Si Ate Ana, si Mami ko, si Via, si Ate Rich, at saka si Ate Chen, ayan. Actually guys, nakalagay ito dun sa scrapbook na binigay sa akin ni Via, pero since super duper love ko tong picture na to, nilagay ko siya sa wallet ko, tinanggal ko siya dun sa scrapbook and nilagay ko siya sa wallet ko para lagi ko siyang nakikita every time I bring my wallet. And of course, my lucky charm. Ito yung aking lucky charm, CZ. Ay, mag-focus sa mukha mo. Ayan, ang aking lucky charm. Ito yung dahilan kung bakit ako nakakapera. Charot. Itong picture na to, ito si Madam Nicole. Love na love ko to. She's the woman behind One Victrix. So, if you haven't followed One Victrix on Instagram, I will leave it in the description box para ma-follow nyo sila. Pero ayan, binigay to sa akin ni Miss Nicole nung nagpunta kami sa bahay nila last time. Kasi sabi ko, akin na lang to, lalagay ko sa wallet ko, pampaswerte. And then, the following day, ayun, sinwerte nga ako, nagkaroon ako ng limpak-limpak na pera sa wallet ko. So,
Maraming salamat sa iyong swerteng dulot, Madam Nicole. I love you, CZ. And then, dumayo naman tayo dito sa may zipper part. Ayan, merong zipper area dito. Dito ko nilalagay yung aking mga coins. Ayan, ibuhos natin. Mga bakla. Tingnan natin kung magkano yung nilalaman ng aking bariyahan. Meron akong... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 10 pesos. So, I have 17 pesos na coins. Ayan. Nakakaloka. Ba't ako may 17 pesos dito? Tapos, dito din pala sa wallet ko, dito ko din pala nilalagay dyan, yung aking susi, ayan. Kung nakikita nyo may nakalagay MD, ibig sabihin itong MD na to na nakalagay dito sa likod ng aking susi ay main door. Nilalagay ko siya dito sa aking wallet para syempre, pagdadating ako, kapag galing ako sa labas, hindi ko na kailangan kumatok sa mga tao dito. Isang bukas ko lang ng ganun sa pinto, bukas na makakapasok na ako sa loob ng bahay namin. So, I always keep it inside my wallet para zero tendency na makalimutan ko siya. Kasi, pag nakalimutan mo nga naman to, dito nakalagay sa loob ng wallet mo, ang tanga-tanga mo na, diba? So, ayan, nandito siya sa loob ng aking wallet. It's an essential, kaya nandyan siya. And then next, gusto niyo ba makita kung may pera ako? Char, buti na lang ngayon siyang nag-request ng wallet trade kasi meron akong pera sa loob ng aking wallet. Kasi galing ako sa date, bilangin natin kung ilan yung pera ko. 1, 2, 200 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 5,000 pesos. Meron akong 5,200 sa wallet ko ngayon, mga CZ. Ayan. Kasi galing nga ako sa labas kanina. Nakipag-date ako sa aking kaibigan. Kaya naman, meron akong cash. Pero usually, hindi talaga ako nagdadala ng cash. Kasi kapag may cash ako sa wallet, mas magastos ako. Kagaya nito, hindi ko alam kung magkano to kanina. Pero ngayon, 5,200 na lang siya. Pero again, guys, ha, hindi to lagi. As in, hindi laging may cash yung pera, yung wallet ko. May mga times nga minsan na umaalis ako na zero balance talaga ako. As in, cards lang, ganun. Pero hindi din ako nagki-credit card. Ang ginagamit ko lang talaga is itong aking BDO savings. Ayan, ayan siya. Yan lang talaga yung ginagamit ko. Ayan yung aking mga savings kasi dyan ko kinukuha kapag, halimbawa, mamimili ako, ganyan, nagde-debit lang ako, pero ayun. Tapos, if you guys know me personally, when I was younger, I love to collect mga cards, ganyan, kasi, ewan ko, parang feeling ko kasi ang cute kapag yung wallet mo punong-puno ng mga cards. So, ayun. Pero nung bata lang ako, ngayon hindi na masyado, medyo nakakatita na yung laman itong wallet ko. Dun sa compartment na to, yung sa tabi nung zipper area, ayan, nandito yung password sa coffee bean. Tama ba namang iuwi ko pa yung password sa coffee bean? Tapos, ito yung aking swirl card. Ayan, swirl card from coffee bean. Ito yung every time na ibibigay mo to para magkakaroon ka ng points and then pwede ka makakuha ng planner or free drink, ganyan. So, usually before Christmas, pinupuno ko to para makakuha ko ng planner, ganyan. Tapos, kapag may ganito ka din kasi, bibigyan ka nila ng internet access. Hindi lahat binibigyan ng internet access unless meron kang swirl card kasi ito yung parang pinaka-membership na card nila. Next, we have Happy Plus. Ayan. Ito namang Happy Plus na to, I always keep this kasi binigay to sa akin ng mommy ko. Kasi nung nag-aaral pa ako, lagi niya akong binibigyan ng ganito. Tapos every week, niloloadan niya to ng 1,000 pesos. Tapos yung 1,000 pesos na yun, labas pa dun yung baon ko. So, ang ginagawa ni mommy, lalagyan niya to ng pera para pag meron akong break or vacant ko, kakain ako sa Jollibee, Chowking, ganyan. Kasi affiliated siya sa Jollibee, Chowking, Red Ribbon, Greenwich, and Mang Inasal. Ayan. And 1 year validity din ito. Hindi siya 1 year kasi valid pa siya hanggang 2021. So, I think 3 years. So, ayun. Every time na maglo-load ka dito, tapos gagamitin mo siya, magkakaroon ka ng points. Halimbawa, parang 150 pesos meal mo ata is makaka-earn ka ng 2 or 3 points, something like that. And yung points na makukuha mo is convertible to peso. So, ayan. Nakakain ka na, nagkaroon ka pa ng points na pwede mong gamitin pambili sa susunod na pagpunta mo. So, ayun. Every week niloloadan niya to. And ang laking tulong nito sa akin, lalo na nung nag-aaral ako kasi hindi ko nababawasan yung savings ko. Like, aside sa binibigay niya sa akin to, binibigyan niya din ako ng cash para hindi ko na magalaw yung pera na yon. Ito yung ginagamit kong pambayad. Kaya, inis na inis ako dun sa mga Jollibee or mga Chowking na laging offline yung Happy Plus nila. Like, bakit pa kayo naglagay ng terminal kung lagi namang offline? But anyways, ayan, this is an essential to me kasi if you guys know me, I love Jollibee and Chowking and Green Hitch and Red Ribbon and Mang Inasal. So, baka naman. Charot. Hindi, ayun. Yun yung next card. Tapos, of course, I have my SM Advantage card.
card. Ayan. Meron bang mga kailangang takpan dito? Pero, ayan, wala naman. Itong SM Advantage card ko, ginagamit ko lang to kapag nagsha-shopping ako sa SM, which is very madalang mangyari. Kasi nga, hindi naman ako shopaholic. Pero, ayun, ginagamit ko to every time I shop and every time na nasa, kami, gasolinahan. Kasi, pag nagpapagas kami sa isang araw, parang more than 10,000 or 20,000 na tayong binabayad namin sa gasolinahan. Kasi, ayun nga, we have a travel agency and meron kaming shuttle services, so may mga van kami na kailangan namin paloadan. May mga vans kami na kailangan naming paggasan sa gasoline station. So, lahat ng points na pupunta dito sa aking SM Advantage card. Kasi, ayun, parang ang alam ko kasi, medyo may kamahalan. Kailangan makaipon ka muna ng 30,000 pesos para magkaroon ka ng ilang points, ganyan-ganyan. Pero, good thing about this kasi, yung points din, I think, is convertible to peso. So, wala lang. Actually, sa totoo, never ko pa atang nagamit yung points nito. Kasi, hindi ko alam. Yun nga, dahil hindi nga ako madalas mag-shopping, hindi din ako nakakaipon ng malaki. Pero, I still keep it sa aking bag kasi nga parang feeling ko ang cute-cute ko kapag tinanong na may SM Advantage card po. Parang, yeah, meron po, ganyan. Kasi feeling ko ang bibo-bibo ko. Feeling ko, kompletong-kompleto yung buhay ko pag may SM Advantage card ako. Pero ang totoo, hindi ko naman talaga alam kung anong advantage niya, mga sis. And then, next, ito yung aking yellow dot. Ayan, ito yung yellow dot na card na hindi ko alam kung para saan ba to. Kasi, merong parang e-jeep ba yun? Parang may jeep dito na dumadaan from SM Fairview, tapos dumadaan dito malapit sa amin, na loloadan mo to, tapos ito yung ipambabayad mo dun sa e-jeep na yon, yung yellow dot buses. But the problem is, pahirapan. Kapag lalabas ako dyan sa labas ng village, ang tagal mo maghihintay bago dumaan yung bus. At kapag naman nasa SM ka at pauwi ka, ang tagal din ng bus. Pero, sabi ng brother ko kasi, secure daw sumakay doon dahil merong wifi, may CCTV, ganyan. So, safe siya kasi nga pag may nangyaring masama sa'yo, may CCTV. So, makikita ng mga tao sino yung gumawa ng krimen. So, ayan. Gumawa talaga ng krimen. Grabe mag-isip. Pero, alam nyo sa totoo, hindi ko talaga ito masyado nagagamit kasi most of the time, hinahatid talaga ako ng daddy ko or ng kuya ko or nag-grab talaga ako kasi marunong ako mag-commute but I prefer not to commute kasi medyo natatakot din ako talagang magbiyahe-biyahe ng ganyan. Pero hindi ako maarte ha, as in kaya ko talagang mag-jeep, kaya ko mag-bus, mag-tricycle, name it, kaya ko yan lahat mga sis. But let's proceed sa last part nitong wallet na to. Ayan, meron ako, ano ba to? Frustrating. Ito yung resibo nung bag na Charles and Keith. So nung time na nagkaroon ng problema, anyways, parang ayoko na lang i-mention dito kasi ayoko namang siraan yung Charles and Keith, pero I had a bad experience with their customer service kasi parang alam mo yon, I had a problem with the bag and parang ang pangit nila, ang pangit ng way na pag-resolve nila sa issue. Pero ayo, I don't wanna talk about it more kasi ayoko namang siraan yung brand. I still love the bag even if there's a minimal defect kasi ang tagal ko talagang gusto yung bag na yan eh, and hindi naman kay para siraan ko sila kasi ano nga namang mapapala ko kung sisiraan ko sila, diba? I'm just Josh Gonzalez and sila yung Charles and Keith. Ayan. So, let's just move on and accept the fact na may damage talaga yung bag na nabili ko. Ayan. So, meron din ako ditong tatlong cards pa. Ayan. Ito na yung last. Pinahirapan ka lang yung sarili ko. Ano ba to? Ayaw lumabas. Ayan. So, meron tayong card na tata! Exclusivo! Ayan, hindi ko alam kung bakit ako merong HBC Beauty card. Pero ayan, meron ako nitong HBC Beauty Reward card. Ayan, ito yung every time na magsha-shopping ka sa HBC. Meron pa bang ibang tong affiliated? Parang wala eh. HBC mga stores lang. Ayan, every time na bibili ka ng makeup product sa kanila or mga skincare or yung mga pangkulay ng buhok, ayan, ibigay mo lang to, tapos magkakaroon ka ng points. Alam ko kasi yung mga ganitong membership points, ay mga membership cards, you'll earn points. That's the point of having a membership card kasi kapag may membership card ka, every time you use it, magkaka-earn ka ng points. So, ayan. Hindi ko din alam but meron na naman ako nito dahil hindi naman ako madalas nagsha-shopping sa HBC, pero HBC, tatak, eksklusibo, char. Second to the last card na nandito ay itong Tony Moly card ko. Ayan. Ito yung card na Tony Moly membership card. Ito, hindi ko alam din kung bakit ako may ganito. Charot. Hindi, kasi mahilig ako mag shopping sa Tony Moly. Kasi nga, as you guys know, isa si Tony Moly sa favorite Korean brand ko. Marami akong favorite sa Tony Moly. I think na-featured ko nila na sila many times sa aking YouTube channel and sa aking Instagram stories. If you haven't followed me on Instagram, I will link it in the description box. Follow nyo ako kasi mas madalas ako nag-update doon kapag hindi ako nakakapag-vlog. Sa Instagram ako, like, araw-araw nagpo-post talaga. And mas interactive ako doon. Mas mabilis ako makapag-reply. But anyways, ayo,
yun. I love Tony Moly kaya meron akong Tony Moly membership card. Kaya akala ko last na. Nakita ko na naman to CZ. Ito. Ayan. Nakakainis talaga. Meron akong Charles and Keith na card. Hindi ko alam kung para saan to. Pero ayoko na sa inyo. Charot. Ito, lastly, ayan. Not sponsored, charot. Pero ito yung parang pagawaan ng tarpaulin dyan sa may labas ng village namin. Ito yung spar printing design. Kaya meron ako kasi sila yung gumawa ng aking tarpaulin nung meet and greet. Ayan o, tingnan nyo. Ayan yung mga services na ino-offer nila. And ayan, kontakin nyo na lang sila if you need their services. Pero ayan, meron silang mga tarpaulin, art canvas, cintra board, stickers, mga personalized keychain, and everything. Tapos dyan lang sila sa labas ng village namin. And nice thing about them, sobrang bait nung bantay and mabilis siyang katransact. Kaya naman, kumuha na ako ng business card para every time na meron kaming events na kailangan namin ng mga tarpaulin and ganyan-ganyan. Sa kanila na lang ako magpapagawa kasi very accessible. Isang labas lang dyan sa village, nandun na agad yung pagawa. And actually, si Via yung nakahanap noon. So, thanks Via. And that is it for this vlog. So, bigla ang wallet haul. Ayan, gumaan na yung aking wallet. Parang bigla ko natuloy gustong magpalit ng wallet kasi na-empty na siya. Actually, ibabalik ko na yung laman kasi hindi to pwede mawala ng pera. Sabi nila, ang wallet daw, hindi daw dapat nawawala ng pera. Eh, since, ayan, pinag-haul-haul nyo ko, pinag-wallet trade nyo ko, nawalan siya ng pera. Pero, ayan, in fairness, ha, may cash ako ngayon. Nakakatuwa kasi sobrang biglaan talaga nitong vlog na to. Pero, sana na enjoy nyo. Gusto niyo ba yung mga ganitong klaseng video? Actually guys, I'm doing Instagram live ngayon habang nagbo-vlog. So kung hindi lang siya na-request sa akin sa Instagram, hindi ko siya gagawin. Pero yan, push na natin para meron tayong content tomorrow habang nasa meeting tayo. So ayan, thank you so much for watching my wallet trade chart. Nakakaloka. Very playtime lang tong vlog na to. But anyways, I hope you enjoyed watching as much as I enjoyed filming this video. If you have any requests and if you love this kind of video, let me know on the comment section below. Please like if you enjoyed this video. Please subscribe if you haven't already. And if you have any video suggestions and ayan, recommendations, let me know then. Or message nyo ako sa Instagram para mas mabilis kong mabasa. But thank you so much for watching this video. Until next time, pasensya na ako medyo makalat ba. Ayun. Thank you for watching. Again, this is Josh Gonzalez telling you to always look on the bright side of life. Bye guys, I love you.